kasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Kung sumabay ka sa panalangin at nais mo nang babasahin para malaman ang susunod na hakbang sa iyong paglago at pagbabago, mag-email ka sa dzasinfo@dzas.febc.ph. Inaanyayahan kang dumalo sa dalawang araw na 300 World Tour Holy Ghost Rally. Pangunahing tagapagsalita si Dr. Rodney Howard Brown. Kasama rin dyan ang Bishop Chito Sanchez, Bishop Joseph Castillo at Pastor Tom Molina. Sisimula ng rally sa 19 ng Pebrero, Miyerkules, at the Word for Everyone Ministries International sa General Santos City. At sa 20 ng Pebrero, Huwebes, gagarap ito sa Inara Sports Arena sa Manila. Parehong mula alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ito ay libre. Para sa detalye, makapag-ugnayan sa numero 0928-865-3241 at hanapin si Pastor Mark Libuna. Ang gawain ito ay sa pangasiwa ng Philippine Council of Evangelical Churches at sa pakipagtulungan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Magmalasakit, magpaabot ng tulong para sa mga naapektuhan ng pagsabog ng Bulkang Taal. Bayanihan para sa Taal. Ang FEBC ay may tatlong partner agency, ang PhilRADS of Philippine Relief and Development Services, Operation Blessing at World Vision Philippines. Para sa iyong cash donation, magdeposito sa bank account ng FEBC Philippines sa BPI current account number 2431-009393. O kaya naman ay magtungo sa donatenow.febc.ph. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang FEBC Radio Facebook page. Pagpalain ka ng Panginoon. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na! Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702-DZAF. Ay gabay ng sambayanan. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Kumala, hallelujah, maaari naman.
Magandang umaga mga kagapay, ako po si Nemo Rainier, kayo'y nakatutok na sa Entrepinoy Special. 702DZ, AM band po tayo, pwede mato ngayon sa Facebook Live Worldwide, 702DZ, FTV, sa radio, hanapin lang. Entrepinoy Special pwede na sa YouTube channel. At excited na naman tayo ngayon sa ating talakayan. Mamaya, makakausap natin sa patok na negosyo mula sa martinamercier.com. Ayan, alamin natin ha, yung usapan na yan, tutok lang kayo. Makakausap natin si Miss Mary Quinto. Alamin ang kanyang kwento ng pagnenegosyo. Ayan. At ilan sa mga nakatutok na rin, acknowledge ko lang. Okay, si Sir Sam Gonzalez, si Lira Correo, sa Geraldine Atienza. Ayan, of course, na Kuya Sip dyan sa California, si Ate Mary Anaseo, si Ate Karen, Ate Mary Damian, dyan naman sa Japan, at ang mga abendan dyan sa Korea, at ilan pa na mga nakatutok sa atin, si Ate Adeline Chanco, Gabriel, Ramos Carlos Families, ang Coffee Saturday at Sunday Growth Groups, at ilang mga churchmates ko sa GCF. Hello po sa inyo. Kaya makinig na mabuti. Of course, may mga ilang pa rin tayong hatid na yung mga suki ninyo na segments natin. So, tuloy-tuloy na tayo. Peso Dollar Exchange Rate sa Entrepinoy Espesyal. Okay, maraming salamat kay Cynthia Dolan. Yan, thank you so much po. Okay, ito ang ating palitan ng piso kumpara sa iba't ibang currencies, ano? Mag-notes po kayo dahil tinututukan natin po sa halaga ng piso natin. It's an indication kung gaano na kalakas o kahina ang ekonomiya. Hindi lamang ng Pilipinas, kundi ang iba't ibang bansa. Okay, yung piso natin kumpara sa US dollar ay 50.90. Almost 51, pero malayo pa naman. Ano? 50.90 US dollar. Ang Japanese yen ay 0.47. Ang UK pound, 66.67 pesos. Ang Hong Kong dollar, 6.55. Swiss franc 52.52. So malakas talaga ang Swiss franc ay nasa 52 level at na-maintain niya, no? 52.52 ang Swiss franc, Canadian dollar 38.54, ang Singapore dollar 37.39, ang Australian dollar 34.20, ang Bahraini dinar 135.12, ang Saudi riyal 13.57, ang Brunei dollar 37.25. Kaparehas na level halos ng Singapore dollar 37.39, ang Brunei dollar 37.25, Indonesia rupiah 0.0037, ang Thai baht 1.64, ang UAE dirham 13.86. So ang Saudi riyal, ulitin natin, 13.57, ang UAE dirham 13.86, ang euro ay 56.17, ang Korean won 0.042, ang Chinese yuan is 7.37. It's Baon Time! Hi kaagapay! Pagdating sa pagandahan, di magpapahuli ang mga Pilipina. Pakinggan ang pabaon ko sa'yo ngayong umaga. Beauty and Brain, yan ang pinamalas ng ating kababayan sa nakaraang Miss Intercontinental. Alam mo bang simula nang maitatag ang Miss Intercontinental noong taong 1971, hindi pa nakapag-uwi ng titulo ang Pilipinas. Pero ngayong taon, history ito dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nasungkit ng Pilipinas ang naturang corona. Among 84 other candidates, wagi ang Pinay Beauty Queen, Our Pride, na si Karen Galman. Bukod sa kanyang ganda at galing sa pagrampa, bumilib din ang mga hurado sa naging sagot niya sa question and answer round. Kung matatandaan, ilang Pinay Beauty Queen na rin ang nakapasok sa top 6 sa mga nakaraang Miss Intercontinental. Kabilang na dito sina Katarina Rodriguez noong taong 2017, Christeline McGarry noong namang 2015, at Christine Tiffany Johnson taong 2014, kabilang din si Andrea Corrine Medina noong 2013. Tunay na ang ganda ng mga Pilipina, kinikilala sa buong mundo. Ako si Brenda Santos at yan ang pabaon ko sa iyo ngayong araw. Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko.
hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal. And tuloy-tuloy na po tayo sa ating public service segment, Action Line, na bahagi ito ng Entrepreneur Special. Ako pa rin si Lemuel Rainier. Kaya nakatutok pa rin sa Entrepreneur Special, 702DCSAM Band. Pwede rin matunghayan worldwide, 702DCSFBZ Radio sa Facebook Live. Ano, hanapin lang Entrepreneur Special. Pwede rin tayo makita at matutukan sa YouTube channel. Kailangan po ni Ms. Julie Miranda sa kagapay natin na sa ating program. Sa usapang pera yan, ano, once a month, kailangan ni Ms. Julie Miranda ng personal assistant. 25 to 30 years old, babae, marunong mag-excel at PowerPoint. Merong good communication skills, presentable personality. Hanapin lang si Ms. Julie Miranda sa 0917-881-1665, 0917-881-1665 or 0999-881-1665. 0999-881-1665. Action Live! Okay, by the way, remind ko lang kayo, ikaw kagapay, kung ikaw ay negosyante, kailangan mo ng mga empleyado, pwede natin basahin ang iyong job opportunity sa mas kompleto, mas detalyado, mas frequent. Ayan, at pero pwede ka rin na in the same manner, no? Sa paraan na yan, pwede ka maging ministry partner natin. Paano yan? Tanungin mo lang dito, tumawag ka sa 865-433-22 Local 401. May paugnayan ka kay Arwell sa ngayon yan, ano? Pwede hanapin si Ms. Menchi Marcos sa Lunes na, no? 8654, no? 8654-3322 Local 401. Ngayon, kung gusto mo ngayon tumawag, hanapin mo si Arwell sa kabungan nating program. Ito po ang isa sa mga kagapay natin, ang Golden Faith Academy. Kailangan nila, no? Sila ay matatagpuan muna sa itong Golden Faith Academy sa Elwood Road sa Taytay Rizal, malapit sa isang fast food sa Tikling, ano? Ayan. Kailangan nila ng senior high school teachers na magtuturo ng iba't ibang subjects, math, science, chemistry, and physics yan, ABM, ICT. So, ito ang requirements nila, no? LET or non-LET passer. So, LET or non-LET passer, pwede. Non-education graduate or field practitioners are welcome to apply part-time or full-time. Ito ngayon ang paraan ng pag-apply. Mag-email, ipadala ang resume ninyo sa hr.gfa.goldenfaithacademy@gmail.com. Ulitin natin. HR, small letters lahat yan. No? HR.gfa, kasi Golden Faith Academy, ano? So, ulitin natin yan, hr.gfa.goldenfaithacademy@gmail.com. hr.gfa.goldenfaithacademy@gmail.com. At upon receipt ng inyong resume, a confirmation email will be sent ng kanilang HR department para sa inyo po yan. At antayin ang schedule ng interview at saka demo teaching. Yan po ang Golden Faith Academy. Okay, ito naman. Itong LJ Synergy Incorporated, no? LJ Synergy Incorporated, ang kanilang tanggapan meron sa Cavite at sa Manila. At ito mga kailangan nila, no? HVAC, R, Air Conditioning Technician, Industrial Electrician, Welder, tsaka Accounting Staff, at tsaka Driver. Kailangan nila meron Test Certificate, NC2, at tsaka Christian, na yun ang para sa LJ Synergy Incorporated. Nakipag-ugnayan sa kanilang contact details, 0939-927-5495, 0939-927-5495, or landlines 8425-8418, 8425-8418, o kaya 8668-3459, 8668-3459. Action Live! Ito naman. Isang law firm kailangan ng dalawang Christian lawyers. Okay, Christian lawyers ang kailangan ng law firm. Magpadala ng resume sa rgarcia.abs@gmail.com, rgarcia.abs@gmail.com. Action Live! Okay, ito naman, MD Group. Kagapay natin, tuwing Lunes yan sa Entrepreneur Special. Ang kailangan nila, Management Information System Head, Company Nurse, Sales Executives, Maintenance Technician, Training Specialist,
Vendor Relations Officer at Buyers. Magpadala ng curriculum vitae or resume sa careers@mdgroup.com, careers@mdgroup.com, careers@mdgroup.com. Ito naman kailangan din nila ng partners or distributor partners or partner distributors, no? So, MD Group pa rin ito kasi meron silang in-open na reselling program. Pwede kayo dyan. At makapag-ugnayan sa 8805-3549, 8805-3549, o kaya cellphone number 0999-988-9742, 0999-988-9742. Okay, ito, isang kagapay pa natin. Ito namang si Reen's Role. Ito ang kailangan nila. Ito marami to, no? At sa kanila kayo makipag-usap, ano? And coding, encoding as attendance, mag-encode ang cash advance. Custodian, mag-release na accounts for tools, so fleet card, etc. Guard or receptionist. So, iba-ibang gagawin din. Mag-dispatch or dispatcher, kailangan din. Cashier, liquidation or accounting, auditing ng cash disburse, encoding for payroll at banking and finance. So, yun sa mga general yan ang gagawin. Ito naman specific, may binabanggit sila, no? Goldilocks and Domino's account, coordinate at sa mga employees, ano, at clients, yun yung gagawin. Mag-maintain, re-record, update ng client specific attendance, schedule and pay slip, at saka update and maintain record ng KKJ 888 file dot receipts. Receipts din at saka PO, no? Or purchase order. Okay, so makipag-ugnayan po sa kanila. Hanapin nyo, no? Ang spelling ng Serene is S-E-R-I-E-N-E apostrophe S. Okay, Serene's Role. S-E-R-I-E-N-E apostrophe S. Role. Okay, yan. Makipag-ugnayan po sa kanila. Ito naman, pan-familia, online bake shop. Kailangan nila ng salesperson with experience sa pagbebenta, of course, online resellers din. So, opportunities din ito, no? 0917-100-4178, 0917-100-4178, or 0939-938-2760, 0939-938-2760. Action Live! Si Junior Gun, kailangan din, kaagapay natin, female restaurant and fast food managers. Nagtapos ng kurso sa kolehiyo, a four-year course, 22 to 35 years old. Tumawag kay Ma'am Jess, 8442-5985. 8442-5985. Action Live! Okay, yan po ang ilan sa mga kaagapay natin, naghahanap na mga empleyado. Okay, so tutok lang, ano, bagong ating talakayan sa patok na negosyo. Ito, bigandaan natin, ano, mamaya mapapakinggan nyo rin, ano, after the music, itong, okay, bagong music, no, unahin natin, of course, ito muna, Malaki Pastor Bong Hermosa, Kaalamang Yaman, followed by music natin, Arnel De Pano, Dakilang Katapatan. Hatid ng Entrepinoy Espesyal, ang Kaalamang Yaman, mula kay Dr. Bong Hermosa. Ito po si Bong Hermosa para sa Kaalamang Yaman. Kawikaan 9-9. Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan. Lalago ang dunong nito. Kaalyado, kumusta ka na? Halika, samahan mo ko sa ating pagtalakay tungkol sa Tips for Earning Your Millions. Our topic today is about the Millionaire's Coach. Malaki ang maitutulong ng isang coach sapagkat marami na siyang naranasan sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Ang kanyang gabay ay makatutulong sa iyo para ikaw ay maging matatag sa larangan ng pinansyal. His experience as a millionaire and expertise would be a great help upang ikaw ay maging matatag. Ang kanyang mga advice ay magsisilbing gabay mo para maiwasan ang mga bagay na maling hakbang sa buhay. Coaching brings out what is in you to maximize your life.
it will help you and prepare you to achieve what you want. Kaya nga ang sabi sa Kawikaan 9:9, matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Everybody needs a coach. Kahit ang mga magagaling na atleta, mga CEO ng mga malalaking kumpanya, mga top performance entrepreneurs ay may mga coaches. Katulad ni Manny Pacquiao, magaling na siya sa boxing pero kailangan pa rin niya ng isang coach upang siya ay gabayan. Si Bill Gates, magaling na siya na negosyante pero meron ding coach at sinasabi niya, "We all need people that gives us feedback. That's how we improve." Sila ang mga taong magagaling at matatalino. Pero mula sa kanilang bibig, sila na ang nagsasabi, "Kailangan natin ng coach." Every famous athlete, every famous financial expert has a coach. Katulad ng mga professional athletes na mayroong mga coaches para mas lalo pa silang humusay maglaro. Ganon din sa ating mga entrepreneur. Kailangan natin ng mga coach na gagabay, magtuturo, magbibigay ng advice para mas lalo tayong maging matagumpay sa ating mga negosyo. Tandaan natin yan, kaalyado. Para maabot mo ang goal mo na maging milyonaryo, kailangan mong magkaroon ng serious commitment at balansyadong pananaw. Hindi ito isang biro lang kung buong puso kang naniniwala na maabot mo ang goal na ito. Pakinggan mo ang mga taong milyonaryo na. At tiyak, matututo ka sa kanilang mga payo. You will have explosive results kasi nadaanan na nila yon at may iwasan mo ang mga bagay na hindi dapat gawin. Coaches will take you to the next level. Iyan ang nangyari kina Bill Gates, kina Steve Jobs, Manny Pacquiao at marami pang iba na naging matagumpay sa tulong ng kanilang mga coaches. Si Moises ay naging effective leader dahil sa payo ng kanyang coach na si Jethro. Nakinig siya at naging matagumpay ang kanyang pamumuno. Totoo yan, kaalyado. Coaches will take you to the next level. Kayang-kaya mong maging milyonaryo. Magpaturo ka lang at sa tulong ng ating Panginoon. Hinding-hinding-hindi kanya pababayaan. Narito rin kami, kaalyado, para ikaw ay tulungan at ipanalangin. Tawag ka lang. Kayang-kaya mong maging milyonaryo sa tulong ng ating Panginoon. Bong Hermosa po para sa Kaalamang Yaman. Hanggang sa muli, God bless and bless God. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal, patok na negosyo. Tuloy-tuloy po tayo sa Entrepreneur Special, patok na negosyo na tayo. At ready na po kayo sa ating talakayan. Kayo nakikinig pa rin sa 7 sa M-Band. Patok na negosyo ko pa rin si Lemuel Rainier. Worldwide po tayo, Facebook Live, 7 sa FPBC Radio. Hanapin lang Entrepreneur Special. Pwede rin po tayo sa YouTube channel. Kasama na po natin sa ating studio ang mula sa MartinaMercier.com si Ms. Mary Quinto. Magandang umaga, Ms. Mary. Hi, magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Yan. Sige, meron ka ba munang babatiyan? I want to greet my mom, Exilferia Valenzuela, and Salvia Valenzuela, my dad. Happy 45th wedding anniversary. Ayun, happy anniversary po sa inyo. Okay, Ms. Mary, ano ba ang concept nitong MartinaMercier.com at saka ano ba ang inyong product? Okay. Sa MartinaMercier.com, nag-cater kami ng mga dresses para, nationwide para sa mga Filipina women na working women, work at home mom or mga nagtatrabaho ng mga women. So, we cater from small to 5XL na dresses para sa mga. So, iba yun ang 5XL? Yes, hanggang 5XL. Maraming X yun ah. Okay, maraming X ano? Okay, sige. So, kailan ito nag-umpisa?
Nag-start ako 2008 pa sa online business na to. And then, so for now, mga 12 years na to. Wow, matagal na. At sinong kasama mo nung nag-umpisa ka? Nag-umpisa ako, ako lang. And okay, then, yung kasama ko sa bahay. Mm-hmm. Kasi nga, yun yung time na nagkaroon ako ng baby. So, hindi ka pwedeng maka-work agad. So, yun, nakaisip ako ng business na pwede mong gawin sa bahay lang. Okay, so ano yung concept ng mga damit na yan? Mm-hmm. Yung ba'y binibili mo o tinatahi mo? Noong una, since yung capital ko is maliit lang, so bumibili muna ako sa ibang mga lugar para ibenta. Okay. And then hanggang lumaki na siya na lumaki, nagkaroon ako ng sariling patahian para gawin yung mga damit naman na gusto ko talagang i-offer sa mga customers. Okay, so ano naman ang concept ng mga damit? Di ba, syempre, sa babae lalo na, maraming detalye yan. So, ano-anong klase naman yan? Mga pang-summer ba yan? Yes. Pang-nataglamig? So, yes, Sir Lemuel. So, Sir Lemuel, yung mga dresses ng martinamerce.com, ang pinaka-focus nito is para sa mga mommies. Very simple cut. Mm-hmm. And it's very classy na makakapag-add ng confidence sa mga mommies out there. Okay. And then, sabi mo, sa ngayon, ikaw na ang nagtatahi ba? Ikaw yes. mismo? Ah, hindi so, ako. Meron akong may tagatahi, okay. Pero nagde-design, ganyan. Ako nagde-design and paano ako nag-market. Paano ginawa mo? Nag-aral ka ba ng formal education? Hindi ako nag-aral ng formal education. Okay. So, passion ko lang. Kasi yung mom ko, lagi ako sinasama sa mall dati. Mm-hmm. And then siguro na build ko yung parang yung eye sa fashion, ganyan. And then bigla na lang na yun na yung naging ano ko. Yun ang linya mo. Yes, no? Yun ang naging linya ko. So, nagtuloy-tuloy na siya. Mm-hmm. And then, kamustahin naman natin ang iyong business sa kasalukuyan. Ano? So, etong martinamercier.com ay kamusta na ngayon? Ilan na kayo dito ngayon? Ngayon, meron akong tumutulong sa akin mga lima na mga kasama ko para tumulong sa akin na para makater lahat ng mga Filipinas nationwide. Pero nabanggit mo, ito ay online, ano? Online, yes, so, online. So, paano ang working hours mo dyan? Working hours namin, 8 o'clock to 5 o'clock. And then ako lang din nagre-reply din pag gabi. Ganon. So, actually, hanggang alas 12, marami pang nagbe-message. Talaga? And kahit we're trying na. Our best to cater everyone. Okay, sige. So, sabi mo, more or less lima kayo, no? And then, meron ka ng tagatahe, ano? Mm-mm. Okay, sige. Bago natin tingnan yung ilan sa mga natutunan mo, maganda siguro tingnan din natin yung ginagawa mo or ginawa mo before itong sarili mong business. So, ano ba ang ginagawa mo noon? O naging empleyado ka ba before? Oo, dati, nag-work din ako sa call center dati for one year and a half. So, doon ko natutunan yung mga customer service on how to handle customers, ganyan. Mm-hmm. So, nagamit ko naman siya ngayon sa negosyo ko. And then, naging beauty advisor ako sa Dubai. And then, naging beauty consultant ako for skin din sa Dubai. So, nagamit ko siya lahat dito sa business ko. Kasi nga, ang focus ko is to help, to empower Filipina women. Okay, bago yan, balikan natin yung sabi mo na mahigit kang 1 year sa call center or BPO industry, ano? So, ano ang nature ng work mo doon? Hinahandle namin mga mortgage account. So, sa US. Okay, so siyempre, Amerikanong kausap mo dyan, ang tulog mo dyan ay sa umaga. Opo. Siyempre, no? So, how was it working sa call center industry? Well, okay naman kasi nag-enjoy ako sa mga kasama ko. Saka marami ako natutunan. Pero siyempre, mahirap pa din kasi gabi yung work mo. Hindi siya normal. Yes, yes. So, yun. So, kaya ako nag-jump sa ibang job naman after that. Yeah, nabanggit mo na nag-abroad ka rin. So, sa Dubai, ano? Dubai. Okay. So, paano mo napili yon? Bakit Dubai ang napili mong country? Ano bang, may story ba yan? Oo, kasi parang may dream kasi ako dati mag-stewardess sana sa Dubai. So, may hiring kasi that time. And then yun, so napunta ako doon, nag-apply ako and all. And then to make the long story short, hindi ako natuloy. Stewardess. Yeah, as stewardess. So, then, yun na. So, dito ako nag-start na mag-business. Pero sa Dubai, gano'ng ka ulit katagal doon? 2 years. Two years. And then, nabanggit mo rin na beauty advisor ka. Ilan ang pinagtrabaho mong companies doon? Dalawa. So, more or less, tigi-isang taon. Yes, tigi-isang taon. Okay, sige. Ano ba ang sakop, no? Ano ba ang responsibilities mo noon as beauty advisor? Okay, beauty advisor, to make customers feel, confident. Mm-hmm. Yun, sa ano ba ang setup niyan? Makeup, sa mall ba yan? Or yes, company? Sa mall siya. Sa mall. So, okay, so ikaw nagpapaliwanag sa kanila.
kung may problem sila like sa ano nila, sa skin nila. Mm-hmm. So kami nag-a-advise kung anong mas magandang gamitin nila. If you're oily skin, if you're dry skin, so mga ganun. And then sa makeup naman, so tinuturo namin sa kanila yung proper makeup. Okay, kasi 'di ba, I'm sure yung mga ibang kababayan natin na yan ang trabaho sa Pilipinas, na nasa mga mall din, may idea sila. Pero ano sa tingin mo ang kaibahan nung naranasan mo doon, ano? Kasi syempre ibang bansa 'yan eh. Would you say na parang mas marami kang training na dinaanan para diyan? Siguro ano, napagdaanan doon na doon sa mismo Dubai. Work mo as beauty advisor. Well, siguro kasi super positive kasi ako, Sir Lemuel. So parang lahat ng kahit na mahirap, ginagawa ko siya parang, alam mo yun, motivation na for you to learn more sa kung nasaan ka. So yun, mahirap. Marami ako nakita doon na mga nahihirapan din. Kaya ako, yun, kaya ako nagpursigin bumalik dito. Para okay, din, so inisip mo siya. Pero ano ang gusto mo sana nagagawin pagbalik mo rito? Anong nakita mo na gusto mong gawin sa Pilipinas? Yes. Siguro, makagawa ko ng isang company na makakatulong kahit kaunti sa mga Filipina women na maging, to be able to compete globally. So, yung mga natutunan ko doon, kung paano ka mag-ayos, kung paano mo i-present yung sarili mo, siguro, I will teach it to them then. So, in that way, in that small way, I can help at least. Okay. So, yan. Acknowledge natin si Ate Edalyn Chanco na nakatutok ngayon. Okay, sige. So, very interesting yan. Yun ang inisip mo, may iba ka ng planong gawin pagbalik ng Pilipinas. At noong 2008, binuksan mo na itong martinamercier.com. Yes. Okay. Sige, tingnan natin ang ilan sa lessons learned mo dyan. Siguro isama mo na rin yung ilang mga natutunan mo sa buhay mo dati sa call center or BPO industry. At saka yung bilang isang OFW, no? Nakadalawang taon ka rin sa Dubai. So ano-ano bang maganda ma-share mo dyan? How about yung halaga ng capital sa pagnenegosyo? Okay. So personally, siguro natutunan ko, kailangan mag-stick ka sa passion mo. So, yun ang pinaka-importante. Kasi minsan, ang laki ng mundo, ang dami-daming path na pwede nating i-take, yes. Diba? So, for me, sa naranasan kong yun, babalik ka din pala kung saan mo talaga yung passionate about, diba? So, yun, okay. Yun natutunan ko. And then, hindi madali ang pera. Mahirap pala ang magkumita ng pera. And dati kasi, akala ko madali lang eh. So, ngayon pala ang hirap. Nung nag-OFW ako, naranasan ko, nakita ko din kung paano pinagkakasya pala ng mga OFW yung mga pera nila para lang ipadala sa para Pilipinas. Para ipadala, no? So, hindi lang yung akala mo, siyempre, di ba, normal yun na gusto ng family na tuloy-tuloy ang padala, no? Yes. Pero ikaw, nakita mo yung kabilang banda kasi kasama mo sila, nakakausap mo. Oo. Ano ba yung malalim na lesson mo dyan o malalim na tinandaan mo, no? Kasi, di ba, sabi mo, pinagkakasya eh. Yung pinaghihirapan nila doon para may maipadala. Exactly. And of course, meron din silang pangangailangan doon. So, ano nakita mong wisdom dyan? Well, parang may mga nakita kong mga Pilipino doon na parang nagtumatanggap sila ng mga iba-ibang trabaho kahit na bawal. Kasi bawal magtrabaho doon ng ano eh. Pero tinitake nila yung risk na yun. Kasi nagre-risk sila. Oo. Ano ba dapat ang expected sa kanila para parang hindi sila magproblema? Parang kailangan yung job mo. Parang may isa lang yun. Na kasi na kailangan yun lang. Para so, doon lang. Yeah, pero you're not allowed na mag-extra job. Yes. Pero iba, nag-extra job kasi ipapadala doon sa Pilipinas, kasi pang tuition, kasi pang ganyan. So parang sa akin, ba't yung kailangan gawin niya? At ito pa, Sir Lemuel, may nakita ko doon na may mga graduate. So, ang pinapasukan din nila, is yung mga job lang na, kumbaga kung pwede naman dito na lang sa Pilipinas, siguro call center, mas malaki sahod. Pero lumalabas sila kasi nga, yung opportunity, parang siguro yun na lang, like, meron doon pumapasok ng, yung parang hindi, kasi syempre pinag-aralan mo, dapat yun din yung job mo. Hanggat mari sana, di ba, yung inaral mo. Pero wala daw silang opportunity doon. So, bumupunta sila doon sa ibang bansa. And then, nakita ko, nakulang lang sila, yung iba kulang sa confidence. Samantalang yun lang, ano? Pag, yes, kasi ikaw, yun nakikita lang. Mo yun, na siguro sila hindi na napapansin. Oo. And then, ito pa, Sir Lemuel, kasi may work ako doon na, di ba, nagpapaganda ka ng mga Pilipina. So, meron ako doon mga Filipina women na customers na pag inayusan mo, sobrang tumaas yung confidence nila. Okay. And then, nag-try sila mag-work, natatanggap sila. Nakatulong ka, no? Yeah, because of a simple pag-aayos lang, and pagturo lang ng
Yun. So, yan ha. Nakaka-encourage ka ng mga kababayan natin. And then, of course, dala-dala mo yan, no? Yung natutunan mo na yan dito sa iyong business ngayon. Okay, so, syempre, damit ang usapan, di ba? Ng mga babae yan. Napakahilig pa naman ang mga kababaihan na, syempre, shopping dyan, bibili ng damit. So, ano yung mga ilan pa sa natututunan mo, no? Sa, yan, sa ganyang klase ng business? Sa ganitong klaseng business, ito din, sa business ba o sa personal? At saka ito, yung itong mismong Martina Mercier mo. Dito naman, marami akong namimit na mga customers. Mm-hmm. Ang dami palang gaya natin. Hindi tayo nag-iisa sa pagiging mommy. Mm-hmm. Kasi nga yung mga customers ko, halos puro mommy din. Okay. Tina-target ko din talaga mm-hmm. sila. And ang daming nilang, nakakatuwa sila na sabay-sabay ding lumalaban sa buhay. Mm-hmm. Tama. And ginagamit nila yung damit din para maging confident. Mm-hmm. And nakakatuwa kasi pag habang suot nila yung mga damit na yon, parang at least nakakatulong ka kahit konti, di ba? Na bukod sa napapasaya, syempre, dagdag ng tiwala sa sarili, ano? Oo. Okay, at nagagamit nila sa kung ano man ang ginagawa nila. Yes. Okay, sige. So, how about sa ano? Dahil ang damit na yan, marami naman nabibili kung saan-saan, ano? Mm-mm. Sa mall, sa mga pwede na sa online. Kamusta ang competition do sa industriya ninyo? Okay. Sa competition naman, kasi I believe kasi sa Martina, lalo na ngayon, ang dami nang nagbukas ng mga online shop, di ba? Mm-hmm. Ako, I stick pa rin sa mission and vision ko na mm-hmm. Yung mga style na mga, yung parang to empower them, not only to sell products, but mm-hmm. also to guide them kung paano talaga mag-ayos. Mm-hmm. And, yung edge ko din dito sa Martina is sila na susunod actually kasi kami mm-hmm. lang yung online shop na mm-hmm. they can request for length kasi di ba medyo conservative yung most of women mm-hmm. here. So ako kasi ako ang experience ko pag pupunta ako sa mall parang ang ikse, di ba? So ako dito yung customers namin sila ang boss sila namin. Masasabi, yes. Oo, syempre. Ang kailangan lang nila, okay. Sukatin nila kung ano mm-hmm. gusto nilang length and gagawin namin para sa kanila, mm-hmm. yung eksaktong mm-hmm. length na gusto nila. So, hindi na sila mag-worry. Oo nga, kasi minsan na nagustuhan lang yung design, pero oo, medyo maikse. Okay, yeah. Masyado mahaba. At least mm-hmm. mapaparepair mo yan, ano? Pero mm-hmm. sa inyo kasi, eksakto. Kasi eksakto. Tutulungan namin sila na okay. makuha nila yung gusto mm-hmm. nilang length ng dress. Okay, sige. So, ano pa? Meron ka pa bang gustong idagdag doon sa ilan? Sa I'm sure marami ka natutunan dahil hindi ka naman bigla lang nagnegosyo, no? At galing ka pa sa call center industry, tapos mm-hmm. Nag-abroad ka rin. Yung ba mga natutunan mo doon? Ano ba yung tumatak sa'yo sa buhay ng isang nasa call center industry? Sa buhay ng isang call center industry, ano, kasi siyempre, di ba, hindi naman yan na 9 to 5 or 8 to 5 eh. Oo, maging patient. Mm-hmm. May mga positive side, may mga mm-hmm. negative side. Mm-hmm. Pero again, since I'm very positive, mm-hmm. Nag-focus lang ako sa mga matututunan nyo kung mag-work ka sa ganun, mm-hmm. di ba? Yes. Oo, may mga sabi-sabi na magkakasakit ka and mm-hmm. all. Well, it depends naman kung saan ka titingin eh. Mm-hmm. So ako naman, kung kahit nasaan ka, you have to be grateful kung nasaan yes. ka. Kasi lahat ng bagay, hindi naman yan, wala namang aksidente. Eh. Correct. So, yun. So, maybe, nandyan ka talaga nilagay kasi you have to learn something from yes. there. But you have to think din kung anong mga actions na gagawin mo para umalis ka sa kung nasaan ka man ngayon. Yes. Okay, doon naman sa pagiging OFW, marami tayo, di ba? Magiging 10 million mga kababayan natin oo. Na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ikaw, personally, ano ang natutunan mo dyan at babaunin mo yan, ano? At dinadala mo ngayon din also dito sa pagninegosyo mo? Sa OFW, siguro ano, huwag kayong matakot na mag-venture sa business. Mm-hmm. Kasi ako kasi Sir Lemuel, iniwan ko yung business ko dito noon eh. May business ka pala noon? Noon, yung okay. Martina. Okay. Bali, pinalitan ko kasi umalis niya. Ka. Okay. Umalis ako because I want to know the real world kasi. Mm-hmm. Kasi parang hindi ko alam kung ano yung value ng money that mm-hmm. time. So, nag-OFW ako, nalaman ko na yung pala, mahirap pala. So, bumalik mm-hmm. ako. Nung pagbalik ko, nangangapa na rin ako kasi mm-hmm. syempre 2 years kang nawala yes, eh. Yes. So, nag-start ulit ako from zero. So, mm-hmm. ginawa ko siyang challenge na I did it once, I will do it again. Mm. So, yun, lumaki ulit yung Martina. Mm. Nag-struggle ako, sobrang struggle, mm-hmm. pero hindi ako nag-give up. Mm-hmm. So, tayan, naging mas matatag ka na kasi yes. alam mo na yung mga ilang kababayan natin na nakakausap mo nga doon sa Dubai,
Eh talaga nang sisikap sila for their families, ano? Mm-mm. Biro mo, medyo risky na, sinusubukan pa rin nila para lang may dagdag padala. Mm-mm. Ay kailangan na nadidinigyan ng listeners and viewers natin at dala rin nila yan na mas ingatan nila, no? Yung mga pinapadala. Totoo. Dahil sakripisyo yan eh. Na mga nasa ibang bansa. Totoo, okay. Sir. Dati din ako eh, nung ano, pag tumanggap ako ng pera, akala ko, ano lang, yung alam mo yun, parang okay, parang galing lang. Abroad, ganyan, ang galing gastusin. Pero ngayon pala, parang ang hirap pala. And syempre, malungkot din doon. Akala ng ibang tao masaya doon. But hindi, mga siguro mga picture lang yun. Sa totoo, gusto lang nila, iba pa rin kung nandito ka sa sarili mong bansa. Kasama mong family, ano? Okay, sige. So, doon naman tayo sa blessings naman. Ano sa tingin mo ang mga blessing mo pagpapala sa Lord dahil ikaw ay negosyante? Okay, sa ang blessing siguro marami akong natutulungan ibang tao pa. Yes. Gamit tong business na to, marami akong natatouch na mga working women na hindi lang kumbaga may opportunity akong kausapin sila. And hindi lang sa pagbebenta ng damit. And then sa personally naman, mas marami akong time sa family, sa kids ko, nandiyan ako pag may kailangan sila, nandiyan ako anytime. So I really encourage din na mag-try mag-business din yung lalo na yung working mga women. Okay, acknowledge ko lang ilang mga nakatutok, yung iba nasa Hong Kong ngayon, no? Ilang mga kababayan natin, si Bishop Jerry Valle, of course, kalamang yaman natin na dinig yung kanina, yung tips for earning your millions. Kalamang yaman natin yan, once a month. Si Pastor Bong Hermosa, no? Pastor na marunong din mag-business yan. Happy listening and viewing. Pastor Bong, and of course, yung mga ilan pa, no? Sina Cynthia Dizor sa Lani, Salvador. Si Arlene Mulawin, yan, mga negosyante. At si Pastor Edison Galope, yan, mga ilang nagnenegosyo rin at pastor din at the same time. Okay, so tuloy naman tayo doon sa ano, no? Sa sabi mo, you have time sa kids mo, sa family mo, at saka ikaw may hawak ng oras mo. Yes. So, meron ka pa bang idadagdag doon na blessings mo sa iyong pagiging negosyante? Yun lang. Mas ano din, mas nagkaroon din ako ng time na makilala din si God. Kasi syempre, pag nagde-negosyo ka sa bahay, and then minsan nagsastruggle ka, di ba? Tumatakbo ka rin sakit yan. So yan, mas may oras ka mag-pray, ano? Oo. Okay, sige. So, punta na tayo, no? Para ma-maximize natin ang time. Ano ang products or services mo dito sa iyong Martina Mercier, ano? .com. Ayan, pwede bang i-share mo yan? Products, services, saka kung meron ka mang proseso na... Okay, Sinusunod for them. So, yung mga ano natin, yung mga products natin, you can go to our Facebook pages, Martina Mercier, and then doon makikita nyo na yung mga damit, makakapili na kayo, may mga code yon. So, pagka nagustuhan nyo siya, isi-send nyo yung picture na yon sa page, sa message. Okay. And then, naka-online naman kami para i-assist kayo. And then, tutulungan namin kayong malaman kung anong size ang para sa inyo. So, may size chart kami, Sir Lemuel. Okay. So, pipili sila doon. So, kunyari, kung 2XL siya, tatanungin din namin siya kung anong length ang gusto niya. So, they just need tape measure para ma-measure nila kung anong size. And then, yun. And then, magbabayad lang sila any bank or remittance. Okay. Paano ang proseso niya? Siguro, mag-example ka. May mga specific ano, mga suking bank na ba? Or yung yes, proseso? BPI and BDO. Okay, BPI and BDO, yes. No? So, we are accepting payments via BPI, and BDO, and then remittance, Palawan, Cebuana, ML, Western Union. Kung anong mas malapit sa inyo, tumatanggap kami nun. Okay, and then, halimbawa naka-order na, nakabayad na, ano bang i-expect nila na yun, so, pagdating ng product or time frame nyo? Yes, so yung time frame namin, since made to order ang lahat ng dress, so ginagawa namin yan para sa inyo, we need time to do that. So we, usually Sir Lemuel, 3 to 5 days ang binibigay nating oras. Pero mabilis na rin ha, dahil pasadya yun ha? Oo, sadya siya. Okay. So 3 to 5 days, kinakat na siya, and then tinatahi. Pero ina-update naman namin as... i-update namin lahat ng customers para din hindi sila minsan kasi pag online, 'di ba? Nakakaba na anong petsa na ganyan. Oo, tama. Yeah, so para bang bayad ka na pero yung product hindi pa dumadating. Exactly. So yun, we are updating our customers naman as much as possible. And then after that, yung tracking number sa send namin sa kanya. Once na send na yung tracking number, siguro mga 1 day or 2 days depende kay courier, marireceive na nila door to door yung order nila. Okay. So yan, ano? And then sa iyong pagnenegosyo, no, kasi ilang years na rin yan, ano na yung pinakamalayong narating ng product mo?
Meron na kaming dinideliveran mga siguro sa Malaysia, sa Dubai. Pero Sir Lemuel, kasi ang tinatarget ko talaga yung nasa local, Philippines muna. Okay, kasi gusto sige. Ko tama yung naman. Parang ano muna, yung start muna sa home. Oo, tama. At diba? Siyempre maraming kababayan natin naman ng tinatangkilik din yung gawa ng kababayan din oo, natin. Saka I'm not really ano kasi sa money talaga. Gusto ko talaga itulungan yung nasa atin muna. Hmm. Kasi sa labas marami silang mabibili. Oo, diba? Tama. So, pero having said that, ano, ibig sabihin meron ka pa bang nagagawa or gustong gawin dahil negosyante ka? Ano ba yung ibang gusto mo pang talagang i-practice mo o may mga tao ka bang gustong tulungan? Okay. Sa akin, Sir Lemuel, meron akong binuksan na bagong business. It's mm-hmm. called the Tour Pinay. Mm-hmm. In the Tour Pinay Academy, yun yung ano, kung ikaw gusto mong magnegosyo, kung gusto mong gayahin kung ano yung kung gusto mong malaman kung paano ko to ginawa, mm-hmm. you can just go to the Tour Pinay para mm-hmm. I will help you personally. So, para Detour, no? Mo. Oh, yes. Spell out lang natin yan, no? Detour. So, yes, Detour as in Detour, no? Pakumbaga sa kalsada ay sa iba ka dadaan. Detour, no? So, mm-hmm. D-E-T-O-U-R, no? Yes, Detour. Detour Pinay. Detours ba? Detours? Detour. Ah, okay. Uh-oh. So, Detour Pinay. Uh-oh. So, ang purpose mo pala dyan is tinuturuan sila and encourage sila. In-encourage sila na mag-detour. Mm-hmm. Kasi iba nga natatakot na mag-detour yes. Parang nagsastop pwede na lang. Pwede naman mag-explore, no? Yes, yun. Exactly. Okay, so yun pala yun, no? Meron ka na rin time for that sa ngayon. Kung bilis ng oras natin, ha? Ano ang gusto mo, no? Na-share sa kanila, yung mga kababayan natin, lalo na medyo kabado na, let's say, hindi pa sila makakasama doon sa Detour Pinay. Anong gusto mong iwan sa kanila bago mo ibigay ang contact details mo? Ah, okay. So, sa mga, ano, huwag kayong matakot na mag-business. Lakasan nyo lang loob nyo. And then, alamin nyo yung passion nyo. And okay lang mag-explore. Mm-hmm. And yeah, yun lang. And magdasal lang. Ganun mm-hmm. lang. Tama. At, kumbaga, very practical na mga payo, no? At, tiyak na gagabayan mo naman sila, no? Kung sakaling they will get in touch with you. Yes. Okay, Miss Mary. At ano ang contact details mo? Meron po kaming Facebook page. Mm-hmm. So, sa mga damit, if you want to order yung mga damit, it's the Facebook page is Martina Mercier. Mm-hmm. Mercier. So, Mercier, no? Mercier, Mercier. Yes. Okay. Yun. Oh, nako, nagkamali pala dyan. Yung sarado. Oh. Mukhang hindi na-type na maayos yan, ha? So, Martina Mercier. Bali, I po siya. I-E-R. Yes. And then, so, if tama yung Martina Mercier, ano? Mercier. Okay, so, yan. We are sorry for that, ano? Nagkamali ng pag-type, ha? Dyan sa Facebook page natin. Okay, so, Martina Mercier. Okay, .com. Ayan. Okay. Sige. So, yung about the cellphone number, nag-iwan ka ba ng cellphone number? Sa Facebook page na lang. Pwede naman po sa Facebook page na lang. Doon na lang tingnan, no? So, Martina Mercier, Mercier. Yes. Okay. C-I-E-R. So, sa mga manunod ng replay natin, ano? So, Martina, sa mga nakatutok sa radyo. Ang Mercier is Mercier. Yes. Okay, so i-search niyo yan sa Facebook page at hanapin niyo si Ms. Mary Quinto. Okay, muli maraming salamat ano sa martiamercier.com, Ms. Mary Quinto. Yes. Yes, salamat. God thank bless. Thank you. Thank you so much. Thank you.
Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal. Ayan, napakabilis ng oras natin ha, para sa ating aumento. Salamat sa mga nakatuto. Kung ano ito po, sa ating aumento, paalala, mula sa Josue 1:8 or Joshua 1:8. Ayan, sa mga nagtatanong nga pala, no, balikan ko lang ha, yung mga nagtatanong ng Martina Mercier. Ang spelling niya na martinamercier.com. Ayan, at ang ating bisita natin kanina si Miss Mary Quinto, no? Kung mag-order daw kayo sa kanila, eh yun na, hanapin lang Facebook page na yan. Balikan natin ang Josue 1:8. Aklat na ito na kautusan ay huwag maihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ng ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiging hawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Yan, paalala po sa atin yan, ano? Nasusunod tayo sa sinasabi ng Panginoon. Ganon din yan eh, kung nagbabasa tayo ng instruction, dapat pabasahin na mabuti ang instruction. Kung may utos ang Diyos, eksakto ang sunod. Okay, kasi gusto ng Lord, eksakto na ng blessing niya. At ang Diyos natin ay faithful, at palagi na tayong bine-bless actually. Yung bawat pagising natin sa umaga, blessing yan. Ano man ang challenge natin, kung may mga virus man sa paligid, o may mga sakuna, o pagputok ng bulkan, o may mga sunog, eh, bali wala naman sa Panginoon lahat yan, de kontrolado ng Lord yan. Pero mahalaga is, ano ba ang attitude natin towards God? Kailangan full of reverence, no? Sambahin natin, isa lamang, ang Diyos na buhay pa sa Kristo. Ngayon, yung mga sinasabi niya sa kanyang salita sa Bible, katulad nitong Joshua 1:8. Ang pinapakita dito, hindi lang ang focus natin sa blessing. Yung puso natin na gustong sumunod. Pero paano tayo susunod kung hindi natin alam yung malinaw na instruction? Sa pagsunod natin sa tamang instruction, tamang pagsunod ang kasunod niyan. At dahil siyempre, hindi naman mangyari yan kung hindi tama ang puso. Okay, so lahat tayo naman ay nagkakamali. So kasama sa buhay yan. Pero mahalaga is we learn from our mistakes. Yan kaagapay ang kailangan nating ipaalala sa lahat sa atin dahil wala namang exempted. Diyos lamang ang perfect, no? Kaya nga sa Kanya tayo nakatingin. Sa Kanya tayo sumasamba. Okay, sa Kanya tayo nananalangin. Okay, pero siyempre, yung instructions, yung guidance, galing sa Bible. Dahil yun ang pwede natin panghawakan. Kung meron kayong app sa mga cellphone, o bibili kayo ng mga Bible na physical na Bible, ayan, basahin natin. Huwag natin hayaan na maalikabukan lang na hindi man lang natin nahahawakan. Okay, so ako, bilis ng oras talaga. So, reminder ko lang, mamaya pala, dahil Friday, ngayon, GSIS. Mamaya makasama natin ang Agency of Consensya, 1:30 to 2 p.m. So, for your GSIS concerns, lalo na sa empleyado at mga retiree ng GSIS. Mamaya po yan. Salamat kay Rolando Chaneco. God bless po sa inyo. Grupo ng mga riders at anti-crime emergency response racer. God bless po sa inyo. Si Romel Apostol. God bless din sa iyo, Brother Romel. Ayan, sa iyong mga ginagawa. Si Dang De Silva. Of course, si Pastor Bong, Bishop Jerry Valio. Ayan, hello po sa inyo, Pastor Bong Hermosa. At ilang pa mga kapastoran dyan sa Hong Kong. Iba-ibang bansa pa, no? Kasama ng Australia, New Zealand, Singapore, ayan, even sa China, no? Salamat kay Ate Karen Damian. Okay, si Gayus Sabado, si Paz, Frankie Paz, si Ate Nora Cabantog. God bless po sa inyo, as always. Ate Maria Nasio, sa Limer, California, si Terry Peña Flor. Ayun, salamat, no? At of course, kay Pastor Bong, si Ate Mariana Seo, si Teresita Gaviola. Salamat. Si Kagapay RV Lova, God bless din sa'yo at sa iyong family and business. Teresita Gaviola, si A. Ronnie Comides. Ayan, ng Marikina Christian Fellowship. Okay, salamat sa makasama rin sa Music Ministry sa aking may bahay. Hello sa'yo, honey.
Okay. Amelia Agustin, Clarissa, Bea Clarissa, si Amelia Rogan sa Parang Marikina. Binabati ang Marikina Christian Fellowship at si Abogado at Marita Manansala. Yan ako, bilis ng oras. Thank you so much. Lahat na mga tumulong sa atin, of course, salamat sa mga tumutok sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, mga tumulong sa Bacar Transmitter Site. No problem. Kay Arwell. Steady ka lang. Sagot kita. Kay Benjo. Basta kailangan mo. Nandito lang ako. Yeah, salamat din sa RTV kay Aileen. Lights, camera, smile. Kay Abby. Abby sa RTV. Salamat po. Yes, kay Wen. Hello po. At kay Chris. Abot ang pangarap, basta magsumika. Yeah, salamat sa inyo, of course, sa mga OJT. Thank you so much. Ako po si Lemuel Rainier, Kagapay, Entrepreneur Special sa FEBC Radio TV. Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Special. Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia.